tips para ma-monetize ng maaga yung channel mo, para ma-monetize ng mabilis. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. What's up guys? It's Bianca Yanis. I'm back again with another video. So for today's video, ayan, as you can see sa title and sa thumbnail, magtatalakayan tayo about sa YouTube and sa mga ilang katanungan. So if you want to know more about this video, please keep on watching. Guys, magtatalakayan tayo about sa YouTube, may mga ilang katanungan na ako natatanggap, na maraming nang nagtatanong sa akin. So ayan, gagawan ko ng video, how to start a YouTube channel. Number 1, paano mag-start sa YouTube? Things you needed. Isip ka ng content mo. Yung content mo, kung ano ba yung gusto mong gawin, kung ano ba yung hilig mong gawin, kung ano ba yung love mong gawin. Ako, dito sa YouTube ko, example, food, lifestyle, vlogs, and beauty ang aking content. Halo-halo siya guys, kasi gusto ko maraming makaka-relate sa mga ginagawa kong video, hindi lang basta sa beauty, sa makeup. Syempre kapag ka makeup, walang makaka-relate na mga lalaki dyan. Food, syempre may iba ding mga lalaki na nahihilig sa mga foods, ganyan. Sa lifestyle din, ayun, yung mga DIY kong ginagawa, may mga na papapunta sa channel ko ng mga lalaki, ng mga nagko-comment. Mapa-negative comment man yun, mapa-positive, basta napapagawi sila and din napapanood nila yung video na ginagawa ko. Number 2, isip ka ng iba't ibang video. Ayun. Hindi po pwedeng puro makeup tutorial. Kung about sa makeup yung channel mo, oo, yes, pwedeng iisang content lang yung gawin mo. Puro related sa makeup. Pero hindi naman po pwedeng kada upload puro makeup tutorial. Gumawa ka din ng makeup review, ng reaction video na nag-makeup, ganun, or something na makeup product review, ganun. Hindi yung po pwede na puro makeup tutorial na sunod-sunod, ganun, di ba? Parang maboboring na yung manonood sa'yo. Number 3, ayun, filming. Ito, tuwad ng ginagawa ko, nag-film ako sa harapan ninyo, ayun, kailangan mo ng time for filming. So, isip ka kung saan ka mag-film, kung sa labas ba ng bahay nyo, sa kwarto mo, sa sala, basta nasa sa'yo yan, kung saan mo gusto mag-film, basta make sure na maayos yung pag-filman mo and makaka-focus sa'yo yung manonood sa'yo. Number 4, after mo mag-film, syempre, editing na. Papasok mo dito yung editing videos and thumbnail. Ayun. I-edit mo na yung videos mo and then mag-edit ka rin ng thumbnail. Thumbnail, ito yung nakikita ng mga tao sa una ng video mo kapag hindi pa nila ito kiniklik. So, number 5, schedule your upload. Ayun. Ipapasok na dito yung pag-upload mo. Mag-schedule ka every 2 days ba? Every 3 days ba? Yung uploading mo. And then yung time kung saan ka mas nasanay mag-upload. Morning routine ba? Or sa evening routine? Ganun. Parang nakasanayan mo na kasi. Kung saan mo gustong mag-upload at kung saan yung tingin mo na mas maraming nakakanood sa'yo, kung sa umaga ba or sa gabi, ganon. Kasi ako guys, sa gabi ako palagi nag-upload. Every 5 in the afternoon or 6 or 7. Number 2, sa pag-start ng channel, paano gumawa ng YouTube channel? Ayan. May mga ilan nag-chat din sa akin na ganyan kung paano daw gumawa ng YouTube channel. Pinakaunang-unang step guys, kailangan mo ng Gmail account. Ayun. If may Gmail ka, may YouTube channel ka na, hindi. Kailangan mong pumunta sa YouTube and then i-click mo yung icon dun sa taas ng YouTube, yung parang may avatar something dun. Yun, i-click mo yun and then nakalagay, lalabas na dun yung parang analog sa gitna na nakalagay create your channel and then ilalagay mo yung name ng channel mo and then ayun. And papasok dito yung pag-iisip mo ng channel mo. Syempre, iisip ka ng unique na pangalan mo, yung channel mo, ganun. Tulad ng akin, It's Bianski. It's Bianski po yung tawag sa channel ko.
hindi siya It's Bianca Ski, ganun, It's Bianca Ski. Kasi parang ang pangat naman kasi sa channel kapag may kasamang surname, di ba? So yun, nag-make ako ng channel ko, yung unique talaga, yung walang kaparehas, para pag sinerge sa search box, di ba? Parang ikaw lang yung lalabas talaga. Kasi naman yun sa akin naman, kung hindi nyo magawa yung spelling, you can search Bianca Eunice, ayan, lalabas din yung channel ko dyan. Talabas din yung mga content ko dyan pag sinerch nyo yung Bianca Eunice, di ba? So, ayan, mag-iisip ka ng unique ng pangalan ng channel mo para wala kang kaparehas. Number 3, paano dumami ang subscribers? Ayun, guys. Syempre, dito, papasok pa lang dito na magiging 0 pa lang yung subscribers mo pag nag-start ka. Ngayon, ang gagawin mo, yung... Halimbawa, may mga kasama ka sa bahay, like kapatid mo, mama mo, papa mo, may mga Gmail account sila. Pwede mo sila i-subscribe muna sa channel mo para kahit papaano, 'di ba, may mga konting subscribers ka pa lang. May mga nagtatanong din sa akin, Ate Bianca, bakit po hindi ma-search yung channel ko ganito ganyan? Ayun, kasi po wala ka pang malaking subscribers. Siguro kapag ka umabot ng 10 to 20 subscribers na yun nasa channel mo, masa-search na nila yung channel mo mismo. So kailangan mag-earn ka muna kahit papaano ng mga subscribers, kahit mga friends mo, kontsabahin mo, ganun, 'di ba? Para ma-search lang yung channel mo. So, ang gagawin mo na lang kapag hindi nila ma-search yung pangalan mo, ikakopy mo na lang yung link ng channel mo and then ibibigay mo sa kanila. And then, ayun, rekta na mapupunta sila sa YouTube channel mo and then makapag-subscribe na sila. Yun, paano dumami ang subscribers? Kailangan, guys, yung may isip mong content ng YouTube channel mo is maraming makaka-relate. Diba kapag ka-foods, travel, lifestyle, ayun, madaming makaka-relate dyan. Tulad nating simpleng tao lang. Kapag nasimula ka ng beauty vlogs, ang hirap kasi feeling mo, hindi ka naman famous eh. Hindi ka naman famous na marami kang makakilala na manonood ng mga makeup tutorials mo, ganito, ganyan. If I were you, mag-start kayo sa mga content ng mga foods, travel, ganyan, kung may pang travel man. And kung wala, lagyan nyo yung channel nyo ng DIY. I'm sure maraming makakanood and then, ayun, mapupunta sila sa channel mo kahit na hindi mo sila kilala and then dadami ng subscribers mo. Ayun. And then isa pa, kapag ka hindi ka talaga famous na famous, lagi mo kukuhain yung link ng YouTube channel mo or yung link ng video mo and then lagi mo siya ipopromote sa social media account mo, which is Facebook, Instagram, Twitter, kahit saan mang social media accounts mo, i-promote mo yung channel mo, i-promote mo yung video mo para dumami yung subscribers mo. Ganun lang yung kasimple, guys. Kasi hindi naman tayo pinanganak na sikat na talaga, di ba? Hindi tulad ng mga beauty vloggers dyan, ng mga vloggers na talagang nagsisimula pa lang famous na sila. Number 4, paano dumami ang views? Ayun na nga, natalakay ko na din kanina. Yung mismo link ng video mo, halimbawa itong video na to, ikakopy mo lagi yung link nito and then lagi mo siya ipopromote. Lalagay mo siya sa Facebook mo, manood kayo nito, tungkol to sa ganito, ganyan. And then kailangan mahihikayat mo yung tao na panoorin yung video mo para dumami yung views mo. And then ayun nga, kung kaaya-aya yung laman ng video mo, maraming manonood sa iyo. Maraming manonood sa video mo. Number 5, nagkakapera ba kay YouTube? Yes, nagkakapera kay YouTube. Pero ang nagbibigay po ng pera hindi si YouTube, kundi si Google AdSense. Ano ang monetization? Ano ang monetization? Ang monetization, guys, ayun yung tawag sa pag-monetize ng channel mo, yung parang i-review siya ni Google AdSense, ni YouTube, i-review nilang dalawa kasi magka-partner yan, si Google AdSense at si YouTube, magka-partner sila. Bali, i-review nilang dalawa yung channel mo, guys, kapag na-reach mo na yung requirements na sinasabi nila, i-review ni Google AdSense at ni YouTube kung po pwede ka nang makipag-partner sa kanilang dalawa. Ayun yung tinatawag nilang monetization. Number 7, ano ang requirements kay YouTube para kumita? Ayun, ang requirements po ngayon kay YouTube is kailangan mong maka-reach ng 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours. Kung hindi ako nagkakamali, sabi nila
dating-dati daw, way back siguro mga 2016 or 2017. Ayun, ang requirements pa daw dati kay YouTube ay kailangan mo nang ng views. Yon, 100,000 views yata monetize na yung channel mo. 'Di ba napaka-easy lang gawin nun. Eh ngayon, napakahirap, kailangan mo pang ng subscribers. Paano talaga pag hindi ka ganun kasikat? 'Di ba? Ang hirap, sobrang hirap. Number 8, ano ang watch hours? Ayun, maraming tatanong sa akin, ano po yung watch hours? Paano po yan? Ganon. Ganito po. Itong video ko na to is naglalaman ng 10 minutes or hihigit pa. Kapag ikaw na nanonood ditong video ko na to at tinapos mo hanggang 10 minutes or kung ilan man tong video or kung ilang man minutes tong video na to, halimbawa 15 minutes, natapos mo to, yung 15 minutes na yon papasok po yan dun sa tinatawag nating watch hours. Yung watch hours po na yun po yung kailangan kong malikom para ma-reach ko yung requirements kay YouTube. E di doon sa 4K watch hours ko, meron na akong 15 minutes kasi tinapos mo yung video ko. Wala kang skip-skip, ganon. Yung 4K watch hours po is equivalent to 240,000 minutes. So imagine, kailangan gagawa ka ng mga video na 20 minutes. And then kapag ka yung mga viewers mo, tinatapos yung video mo ng 20 minutes, matadagdag yun ang madadagdag dun sa 240,000 minutes mo. And then, after mo ma-reach yung 240,000 minutes, okay na. Sa subscribers naman, kung hindi mo pa na-reach yung subscribers, subscribers naman. So, yun lang po yung ibig sabihin ng watch hours. Yung 4K, kinonvert lang sa minutes, kaya naging 240,000 minutes. Ayun yung kailangan mong ma-reach. Number 9, paano ma-reach ang requirements? Ayun. Ang kailangan mo nga is yung subscribers and then yung watch hours. Ayun lang po guys, para natalakay na rin natin siya kanina. So, mag-proceed na tayo sa number 10. Number 10, tips para ma-monetize ng maaga yung channel mo, para ma-monetize ng mabilis. Ayun guys, kailangan mag-isip ka ng content mo na maraming makaka-relate dun sa video na gagawin mo. Unlike yung ganito, diba? Unlike yung magkano yung sinahod ko sa YouTube, paano ako nakasahod sa YouTube yan. Maraming nanonood ng mga ganyang video eh. Ang bilis ng subscribers, ang bilis ng watch hours kapag ka maraming nanonood sa video mo. Kapag nag-trending yung isa mong video, ayan, dadami yung subscribers dyan. Kailangan sunod ka din sa uso paminsan. Kahit naman wala kang budget, kailangan susunod ka pa rin sa uso. Halimbawa, may uso na galaan. May bagong food park, may bagong kainan, ganto ganyan. Sumugod ka. And then, i-vlog mo, sabihin mo sa video mo lahat ng details. Ayun, parang mapapansin niya ng mga tao sa YouTube nila, sa home ng YouTube nila. Lalabas yung video mo. And then, kapag lumabas yung video mo and nag-trending yun sa maraming YouTube accounts, ayun, dadami na yung subscribers mo, guys. May mga parang organic, yung tinatawag nilang organic subscribers, yun yung talagang nag-subscribe sila sa channel mo nang hindi mo sila pinipilit, nang hindi sila humihingi ng kapalit, nang hindi ka humihingi ng kapalit na subscribe mo ako, so subscribe ko din yung channel mo. Ganun yung maganda guys, organic subscribers. Dun mabilis mamomonetize yung YouTube mo kapag ka may video ka na nag-trending, mabilis mo ma-reach yung subscribers na 1,000, mabilis mo ma-reach yung 240,000 minutes. And then, after nun, pag na-reach mo na yun, i-review na agad ni YouTube and then ni Google AdSense yung channel mo. Ayun na, tuloy-tuloy na yun. Diba? So, pabitin pa ako masyado kasi guys, kung magtatanong kayo kung magkano ang sahod ko, sa next video ko na lang yung sasabihin. Yung mga iba nyo pang kailangan malaman about sa monetization, dun ko na lang gagawin sa part 2 nito kapag nakuha ko na yung sahod ko guys. Kasi diba, wala pa akong hawak ng pera dito. Kaya kalma lang tayo. If ever makuha ko na yun, gagawin ko ng video and then, ayun, magtatalakayin ulit tayo about sa
magkano ang sinahod ko sa YouTube, magkano per views ang pumapasok sa mga pera namin mga vloggers, 100,000 views, magkano ang katumbas na papasok na pera, mga something ganun, mga katanungan na ganun. May dalawa na akong video na ginawa na mga abot sa mga vlogging, paano mag-start, kando ganyan. Parang iba rin to, parang ito nag-level up lang siya ng konti, but ilalagay ko na lang yung link nun dito sa I button, and check nyo na lang din. Yun muna yung panoorin nyo, then panoorin nyo to, diba, para naman may mga tips tayo dyan. Doon sa mga gusto mag-vlog, ayan, para sa inyo to, and then sana nakatulong tong video na to, and then i-update ko na lang kayo about sa sahod ko, yan, sa about kung magkano yung sinahod ko, kasi guys, hindi ko pa siya nakukuha, so wag natin siyang intayin, kasi hindi naman tayo nag-video, hindi naman tayo pumasok sa YouTube para lang sa pera. Kasi guys, hindi nyo alam kung gaano kahirap kumita ng pera dito sa YouTube. Kaya kung pera lang ang pag-uusapan kung bakit kami pumasok sa pag-YouTube, ay girls, sana nag-online business na lang kami. Araw-araw pa kaming may benta, araw-araw pa may papasok sa aming pera. Dito sa YouTube, hindi nyo alam kung gaano kahirap kitain yung pera. Kaya, huwag kang papasok sa YouTube kung gusto mo lang kumita ng pera. Dapat papasok ka sa YouTube kasi gusto mo and love mo yung pag-vlog, love mo na humarap sa camera. Ayan, tulad ko, ang sarap-sarap sa feeling na humaharap ako sa cellphone na, kahit sa cellphone lang, wala pang camera. Ang sarap sa feeling na nag-film, di ba? And then yung nag-edit ako ng video ko, nakita ko yung sarili ko. Ayun. Guys, napakadaming dada. Hanggang dito lang tong video na to. Thank you so much for watching. If you like this video and kung nakatulong to sa'yo, don't forget to give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. That's all for today's video. Again, thank you so much for watching. See you in my next one. Bye-bye!